Narito po kami para ikunti na ang pagkamatay ng aming Pangulo na Kalambawata District kasi Caloy Rodriguez. Ewan pa kung bakit ba napakapit na tao nito ay pinatay. Sa totoo lang, sa laki ng ginawa niya kabutihan para sa mga manggagawa at sa mga concessioner ng Kalambawata District, ay bakit siya pa ay pinatay? Maraming mga leader manggagawa ang pinapastan dito sa Dating Tagalog. Kaya sana tibayin natin ang ating anay. Kaninang bandang 5:45 ng hapon, habang sakay sa motor at pauwi si Carlo Rodriguez ay walang awang binaril. Siguro mga 5:30 kami nagwahiwala, tapos nung mga bandang alas 6 na, tumawag yung treasurer namin. Sabi nga ay may tumawag na kasama sa trabaho din namin sa Kalambawata District na parang motor ni Kaloy yung nakabulanta doon sa matapat ng Coca-Cola. Siya ay pang-7 sa biktima ng pampolitikang pamamaslang dito sa rehiyon ng Timog Katagalugan sa ilalim ng bagong administrasyon ni Noy Aquino. Kahit nagbago yung administrasyon, patuloy pa rin ang pamamaslang sa mga leader, aktivista at miyembro ng mga progressive organization. Aming asawa ay aktibo sa pagsisilbi sa mga kapatid ng kasama ng gagawa, Diyalo, lalo na sa Water District. At wala naman siyang nagawang masama at bakit kailangan siya mamatay. Kapatid namin, pamilya niya, ay hinihingi kami ng katarungan. Si kasamang Kaloy po ay isang tunay na leader ng Union. Masipag, pinakita niya talaga sa aming mga kasama kung paano itatayo ang isang matatag na Union. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa, ito ang sinukli sa mabuting layunin kanyang nais na ipakita sa mga manggagawa ng Kalambawata District. Naniniwala kaming may kinalaman ang rehimen dito sa naganap na pamamaslang, sapagkat kung ating susuriin yung naganap, kung paano siya pinaslang, kung ano ang kanyang katungkulan sa organisasyon, kung paano tuloy-tuloy na ipinatutupad itong tinatawag na counter-insurgency program ng rehimen U.S. Aquino, ang tunay na tinutugis ng laban daw kontra terorismo o kontra insurhensya ay yung mga inosente at ordinaryong mga mamamayan. Ang masakit ito ay binabahiran ng rehimeng ito at ng nakaraan ng lahat daw ng tumutol, lahat daw ng lumaban, lahat na nagtatanggol sa interes ng mamamayan ay tinuturing kaaway, bahagi daw ng CPP-NPA, mga subversibo, at ang dapat lang para daw sa kanila ay kamatayan tulad ng ginawa kay Kaloy Rodriguez. Kinukondena namin sa pinakamariin na paraan ang lunos-lunos na pamamaslang na ginawa kay kasamang Kaloy Rodriguez. Pamamaslang ang sagot ng rehimen ni Noynoy Aquino. Sa halip na bigyang katarungan ang lahat na naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao at pamamaslang sa ilalim ng administrasyon Gloria Macapagal-Arroyo. Ang ginawa ni Noynoy Aquino ay extension ng programa ni Gloria. Ang extension ng Oplan Pantaylayato na counter-insurgency program ni GMA. Kaya naman, lalong lumalala ang paglabag sa karapatang pantao.